A Day in the Life of a Work From Home Mom, Solo Parent Edition. Good day everyone! Today is another Work From Home Diary at medyo magaan na ang pakiramdam ko pero natamaan talaga ako ng ubo kaya iba yung boses ko ngayon. Anyway, nag-refill nga pala ako ng coffee pods ngayon at nabili ko pa ito sa France kasi mas mura doon pero kapag naubusan ako, I usually buy coffee capsules sa Nespresso branch located in Ayala Center, Cebu. Mag-hot coffee ako today at nilagyan ko lang ng milk and syrup. Nagkuha pa ako ng cake, pampasamot talaga ito sa ubo pero hayaan nyo na, konti lang naman at iinom na lang ako ng maraming tubig. Sa mga gustong mag-start ng freelancing or work from home na wala pang experience, I would highly recommend to join FB groups like Online Filipino Freelancers. My friend also suggested Molongski, onlinejobs.ph group at makakatulong talaga yun sa inyo. Marami rin na sa TikTok na nagbibigay ng tips on how you can start freelancing journey kasi limited lang rin ang alam ko. So better to learn from the experts na talaga na meron ng ino-offer na courses and would guide you to optimize your profile to attract clients. After ko pala mag-work and pinag-breakfast ko lang si Jeff, andag nap na. Ewan ko kay Cookie at feel ko naiintindihan talaga niya na I'm not feeling well kaya palaging nakabantay sa akin at kinukuhit pa ako kasi gusto ng attention. Pero kaya pala dahil gusto niyang tumabi sa akin at nangihingi pala siya ng pahintulot. After ko mag-nap ay nagluto lang ako ng pangmadali ang lunch namin ni Jeff na spam with cheese at yung natirang paksiw na niluto ko, ininit ko na lang. Nakapromise nga pala ako kay Jeff na manunood kami ng movie today kaya sa hapon aalis kami. Kailangan ko lang maglinis sa bahay ng konti at nakasanayan ko na talagang maghugas ng plato after kumain kasi ayokong nakatambak siya sa lababo. Marami na rin akong pending na need gawin sa bahay pero inuuna ko na lang muna ang mas importante at mas urgent. Naka-receive nga pala ako ng parcel today sa LBC at pinick up ko na lang sa branch malapit sa amin na pinadala sa akin. Excited na nga akong i-unbox to kasi first PR package ko to at buti na lang hindi masyadong traffic today kaya naka-uwi rin ako agad. Anyway, mga 5:30 pa naman ang schedule sa movie na panonoodin namin ni Jeff so I still have enough time to prepare. Wala nga rin akong work tonight kaya may time kaming mag-bonding tonight with Jeff sa mall. Nung naka-uwi ako, naganda na lang ako at wala nang maraming keme-keme yan basta magmukha ng tao pites na yan. And syempre, in-unbox ko na rin ang na-receive kong parcel which I got from Curated by Cici at na-excite pa ako to open the package. They have a Facebook, Instagram, and TikTok page and I got a ring and a pair of earrings from them. They sell pawnable 18K Saudi gold and natural diamonds and are SEC and BIR registered. Online-based rin sila. They have no physical store and their price ranges from 3,850 pesos to 4,150 pesos per gram depending sa designs and they are sold per piece. They also ship nationwide through LBC on Mondays, Wednesdays, and Fridays, and they also offer same-day delivery within Manila via Grab for paid orders. You may also pay via cash and delivery, cash and pickup via LBC or GCash, PayMaya, and bank transfer. And they are also open for layaway, 20% down payment to start. Terms and conditions applies, and napakaganda nga kasi gusto ko yung mga minimalist na items katulad nitong ring and pair of earrings nila. At yan, kompleto na at ready na ako for our bonding with Jeff kaya umalis na rin kami at malapit lang nga kami sa SM Seaside and very convenient sa amin kasi less traffic kaya ito na talaga ang go-to mall namin. Medyo na short nga kami sa oras kaya habang pumipila ako ng ticket ay si Jeff naman ang bumibili ng snacks namin. Proud talaga ako sa kanya kasi hindi na nahihiya at independent na sa mga ganyang bagay. Inutusan ko lang siya na bumili ng popcorn sa akin at siya naman nag soft drink at saka fries dahil cheat day naman namin today. We watched Inside Out 2 that lasted an hour and a half kaya nung matapos ay napagpasyahan namin na mag-dinner na lang sa Burger King kasi nag-crave ako ng burger today. Buti naman at pumayag si Jeff kasi Jollibee talaga ang first option niya pero medyo busog pa naman siya kaya nag-burger na lang kami. I'm lucky rin kasi si Jeff na iintindihan na busy nga rin ang mami niya sa bahay at sa trabaho kaya hindi talaga siya demanding na lumabas kami at hinihintay lang niya kung kailan ako bakante.
After namin mag-dinner ay namili lang kami ng damit at shorts niya at tuwang-tuwa pa nga siya kasi siya talaga ang namili ng mga designs na gusto niya at bumili rin kami ng sapatos niya. Minsan ko lang talaga siya binibilihan ng sapatos kasi ang bilis lumaki ng kanyang paa at minsan lang rin naman umaalis kaya 2 to 3 pairs okay na yun. Nung umuwi na kami ay nag-skincare lang ako today and after ko maghugas ng mukha ay nag-apply ako ng toner to prep my skin and also put on a lip balm kasi napaka-dry talaga ng lips ko. And today, naglagay ako ng face mask, which I don't normally do. Pero dahil may vitamin C na siya, hindi na ako naglagay ng kahit ano pa sa mukha after. And just let it sit there for 15 minutes sa mukha ko. While I was doing my skincare, ayan si Cookie at ang sarap na ng tulog sa higaan ko at tumabi pa sa akin kahit may sarili siyang higaan. And thank you so much for watching. Bye!